true subscribers' horror stories. Na ang babaeng nakita ko kanina si Red ay hindi naglalakad, bagkus ay lumulutang pala sa ere. Real paranormal encounters. Na totoo yung usap-usapan sa aming barangay na may kakaiba kaming lahi. Opo, may lahi kaming aswang. And other scary stories from HTV Positive listeners. Kaya nang hinabol na ako ng mga miyembro ng kulto, ay tumakbo na ako ng mabilis at wala ng lingon-lingon. Yung tamang bilis para hindi nila ako maabutan. Pagkukwentuhan natin sa subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 PM sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 PM. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa subscribers Hilakbot Stories. Kumusta po ang lahat ng mga solid HTV positive at mga certified kasindak natin na tigapakinig at Monday and Friday, 9 PM, syempre dapat mo tutukan ang subscribers Hilakbot Stories. Ito po yung segment natin dito sa ating channel bilang syempre pagbibigyan natin yung mga real paranormal and scary stories ng ating mga listeners / senders sa sindakstories2008@gmail.com. Ang mga nakikinig sa ating channel, ang mga nakikinig syempre sa ating mga brother YouTube channels, dyan sa IGTV, sa Facebook page po natin, hello po sa inyo at ganoon na rin sa mga podcast listeners natin. So maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod po nating edisyon, maraming salamat po. Tapos na. Ito talaga. Ang mga kwento ni na Paul, Chito at Nemela ang bibida sa ating SHS ngayong gabing ito. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Magandang araw po sa inyo, Sir Red. Silent listener here sa Hilakbot since siyam pa lang na vids ang naabutan ko sa channel nyo before. Wow! Solid! Ito ang solid! Gusto ko lang po syempreng i-share itong story kong ito kung saan ang mga listener ay open sa mga itong topic. Simula po nang makilala ko ang nilalang na ito ay nabago po yung pananaw ko sa mundo. Naniniwala ako sa mga espiritual na usapin dahil may mga pagkakataon sa buhay ko na nakararanas ako ng mga kababalaghan hanggang sa may nasaksihan ako na talagang kakaiba. Pauwi na po ako noon sa aming bahay mula sa aking trabaho nang dumaan ako sa isang shop kung saan ipapaayos ko ang aking nasirang sapatos. Habang nag-aantay na ibigay sa akin yung bagay, ay may napansin ako sa gilid ng aking mga mata. Malikot ito at magalaw. Kung kaya tinungo ko yung gilid ng shop kung saan ay may maliit na eskinita akong nakita. At doon ko nga nakikita yung kanina ko pang naaaninagan mula sa aking peripheral vision. Nanlaki ang aking mga mata at napatulala talaga ako si Red sa aking nasaksihan. May maitim na lalaki at nakasuot siya ng salakot at kumakain po siya talaga ng katawan ng tao. Pero may kakaiba sa ginagawa niya. Dahil ang kinakain niya ay parang transparent na katawan ng tao or sabihin na lang natin na parang kaluluwa yun. Bigla siyang lumingon sa akin at parang wala nga siyang buto sa liig nang umikot ang ulo niya papunta sa direksyon ko. Binigyan pa niya ako ng malaking ngiti. Laking gulat ko nang sa aking pakiramdam ay huminto sa pagpintig ang aking puso at dito'y sumikip ang aking dibdib at nahirapan akong huminga. Nang patunugin niya ang kanyang mga malalaki at matutulis ng ngipin na parabang kumakagat siya ay mabilis. Na parabang kumakagat siya ng mabilis ay napasa po ako sa aking dibdib. Kaba ang lumamon sa aking buong pagkatao kung kaya't nanatili ako doon na parang naging bato. Bigla siyang tumayo at may narinig akong mga kalansing na animoy kadenang bakal mula sa kanya. Nang may hugutin din siya sa sahig gamit ang bakal na kadenang yun at sa isang hila ay may lumabas na tatlong kaluluwa na galing sa ilalim ng lupa
na parabang mga nahuling isda sa dagat. Narinig ko pa nga siyang nagsambit ng kain. 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 Nang paulit-ulit hanggang sa kinain nga niya yung tatlong kaluluwa. Laking kilabot ang dumaloy sa buo kong katawan at sa aking pakiwari ay pati buhok ko nga sa ulo ko ay nagsitayuan na rin. Napalingon ako bigla sa shop nang tinatawag na pala ako ni kuya para kunin yung naayos na sapatos ko. Nagmadali ako sa pagbabayad at lakad takbo akong umalis sa lugar na yon. Makalipas ang mahabang commute ay nakarating na rin ako sa bahay. Napasalampak ako agad ng higa padapa sa aking kama dahil sa dami na nangyari sa araw na ito. Nagising pa nga ako bigla nang may narinig akong kanansing ng bakal na kadena. At pagmulat ko ng aking mga mata, pansin ko na ang kadiliman sa aking kwarto. Kinuha ko tuloy ang aking cellphone at 11:38 na pala iyon ng gabi. Simula nang dumating ako kaninang alas 5 ng hapon. Nakatulog na pala ako at ngayon ay nakararamdam na ako ng gutom. Matapos magbihis, naghanda ako agad ng aking makakain habang nakikinig tungkol sa mga ancient aliens na show. Nang ako'y kumakain na, sa gitna ng mga salita na naririnig ko sa aking headset, ay may naririnig pa nga ako nagsasalita na, "Kain! Kain! Kain!" Mahina po yun at malumanay at pabulong na paraan. Kaya mas nakakatakot pakinggan. Inalis ko yung nasa kaliwa kong earphones at naramdaman ko na parang gumalaw bahagya yung mesa. Pagtuon ko ng tingin sa aking harap ay nakita ko na naman yung lalaki na nakasalakot. Suot-suot pa rin niya ang malalaking ngiti na abot hanggang tenga kung saan wala siya nito. Kasama ang dalawang maliit na itim na butas kung saan naroroon dapat ang kanyang mga mata. Ibinalik ko yung earphones at nilakasan ko yung volume upang hindi ko siya marinig at pinilit ubusin ang inihanda kong pagkain. Matapos ay nagligpit na ako ng aking pinagkainan, naglinis sa sala kahit saglit at naghanda ng aking mga gagamitin kinabukasan habang nakikinig ng worship songs. Ginawa ko lahat upang maging abala at pagurin yung aking sarili upang magawa ko ito at makatulog ako agad. Ngunit ang nilalang na iyon ay nananatili lang na nakatayo sa sulok ng sala katabi ng aparador kung saan hindi ko matukoy kung ano ba ang ginagawa niya dahil sa nakatalikod ito sa akin. Lumipas ang mga araw at lagi na iyon na nakasunod sa akin kahit saan man ako magpunta. Kahit nasa banyo man ako, nakakatakot man po sa simula talaga si Red pero nang lumaon ay nasanay na lang ako sa kanyang presensya. Hindi niya naman po ako sinasaktan ko kaya't hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano sa kanya. Maraming salamat sa inyo si Red at sa pagbabasa mo ng aking karanasan na ito dito sa SHS segment. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat sa Solid HTV Positive nating tigapakinig na si Paul at sa iyong siyempre pag-email sa amin sa sindakstories2008@gmail.com ng iyong kwento. So since nabuo natin ito pero pwede natin itong magawa ng episode sa Sindak. Let's see, tingnan natin kung kakayanin ng oras. Pero once again, maraming salamat. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Lipat naman po tayo sa susunod na kwento at pareho din po in-email sa ating sindakstories2008@gmail.com na email. So inuulit-ulit ko lang po talaga for the sake ng mga nais magbahagi at hindi po nagbabasa ng description section para at least alam na ninyo kung saan ninyo ipapadala. Okay? So ito naman po ay mula naman po kay Chito at bago ang lahat sabi niya magandang araw po muna sa buong Hilakbot Production Team. Ako po ay isa sa mga silent listeners ninyo at nagustuhan ko po yung series ng School Horror Stories. Gusto ko lang naman din pong i-share din yung aking karanasan sa pinakalumang eskwelahan dito sa Pilipinas o yung isa sa mga pinakalumang eskwelahan dito sa Pilipinas.
almost 400 years na yung school nung kapanahunan ko. Saksi rin ito sa mga malagim na kasaysayan ng Maynila. May weekend wake up class. Wake up. Make up. Sorry. Sorry, Chito. Ito si Chito pa man, tiga BPO to eh. Di ba? Wake up class. Andali. Inaantok na ba ako saglit? Okay. Baka kailangan ko ng konting... Baka kailangan ko ng konting ano to, soul searching sa darating na Holy Week kasi make up pala to, weekend make up class. Okay. So take two. May weekend make up class kami noon sa major subject namin. Gawa ng ilang araw na hindi available ang professor namin. Saturdays and Sundays noon, 9 a.m. to 4 p.m. ang schedule doon. Doon kami sa elementary building nagkaklase. One Sunday, walang ibang tao sa school kundi kami lang na magkaka-block sa major. Konti lang kami sa course namin sa totoo lang. Nasa room kami ng kasama ko noon during lunch break at yung ibang kasama namin ay nasa SM Manila. Around 12:30 yon at 1:30 ang resume ng class. May gumagalaw ng doorknob ng room namin. Yung paggalaw ba ay parang may nagpupumilit na buksan yung door? Tahimik yung room kaya nadinig agad namin yung doorknob. Nakalak din po kasi yung door kaya akala namin yung professor na namin yung gumagalaw sa doorknob at gusto niyang pumasok. Dahil kumakain pa ako, inutusan ko yung kasama ko. Binuksan ng kasama ko yung door at ang tumambad sa kanya ay empty hallway lang. Imposibleng tao din yun dahil wala naman din mapagtataguan na space at mahaba din talaga yung pasilyo ng elementary building para makatakbo siya agad. Nasa dulo ang room namin at ang hagdan ay nasa gitna ng hallway. Kinilabutan kami ng kasama ko at lumabas agad kami ng elementary building at naghintay na lang kami sa mahabang waiting shed malapit sa college building. Sa takot ko noon ay naiwanan ko pang nakabukas ang Tupperware na kinakainan ko. Simula noon ay hindi na kami nagpapaiwan sa elementary building ng mag-isa. And later on, nalaman namin ang elementary building ay isa sa mga nasira nung ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi ko na inalam pa kung may mga namatay ba sa mismong area ng building na iyon gawa ng ayoko kasing matakot sa sariling school ko at lalo na madalas talaga kaming nag-hold ng class sa elementary building. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking SHS entry. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat din sa inyo, Chito, at siyempre sa lahat ng mga nakikinig din na mga kasama mo kung meron man dyan sa inyong company. Si Chito po ay familiar sa akin ang pangalan niya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi isa po talaga siya sa mga palaging nagko-comment. Pero recently siguro dahil masyado silang busy ay hindi rin siya nakaka-comment. Pero pakiramdam ko rin naman nakikinig pa rin siya. So pati sa Facebook minsan nakikita ko rin po sa mga screenshot ng mga admin natin na nandun yung pangalan ni Chito. So ako po yung nagpapasalamat kahit papaano na hindi ka na silent listener. Hindi ka lang nakikinig na kundi nagbabahagi ka na rin ng mga kwento mo dahil... Kaya pala gustong-gusto mo na makinig ng ganitong klase mga tema dahil ikaw din pala mismo ay meron din karanasan. Kaya yun din po yung gusto namin dito sa SHS. Kaya huwag ka na magdalawang isip, huwag ka na magtanong kung pwede bang mag-share ng ganito o mag-ganyan. Kasi talaga nag-iimbita po kami, talagang kailangan natin dito sa SHS ito na mapagkwentuhan, di ba? Karanasan nyo, yung totoong karanasan ninyo, yun yung bida po natin dito sa ating kwentuhan. Every Monday and Friday, 9 p.m. at every Saturday naman na replay, 9 p.m. sa ating Pinoy Horror Radio The Podcast. So parang ano, parang tunog ano, wawawin. Kayo ang bida dito sa programang to. Sige, patik-tik muna tayo guys. At since ang ating SHS segment din po pala ay napapakinggan sa ating Hilakbot 24/7 live stream, so ipapatik-tik na rin po natin yung mga lagi-lagi na nandyan po, buhay na buhay
parang hindi na ata natutulog itong mga ito para lang matutukan lang yung 24/7 natin. Sina Melanie Passion, si Nan Demonay, sino pa ba? Si Samson Mabalay, si Victoria Jeronimo, si Miss D, si Ma'am Jigs Balisi. Ito din yung mga channel members pala natin ito na nakikinig, kumustahan, nakikinig sa Hilakbo 24/7. Si Samson, si Monty Vlog, si sino pa ba? Angel Luis Rendon, at sa iba pa pong laging present dyan, si Gas Gaming, ayan yung mga, si Kevin Cabalod, ito ba yun? Sino pa ba? At kung sino-sino pa man po yung mga, halimbawa, na i-play ito sa ating 24/7 live stream, at kung sino man po yung mga nandyan ngayon sa ating live chat, maraming salamat sa inyo. Kilala nyo na po inyong mga sarili, hindi ko po kasi mabasa ngayon kung sino-sino ngayon yung talaga nakatutok dyan. Kaya kilala nyo na po inyong mga sarili kung hindi ko man nabanggit. So maraming salamat for supporting our Hilakbo 24/7. Sana magtagal pa rin po yan, okay? So ito rin, papatigtig din natin muna ang mga nandito sa ating comment section. Si Christy Ann Tejero, patiktik po ako dito sa Riyadh. Si Ann, sabi niya, kalokohan mo talaga si Red, tawang-tawa ako doon sa may red. Ah, okay, tawang-tawa ako doon sa may red lady sa labas, tapos wakas na agad yung kwento. Ganun talaga. Si Palangga Muto, sabi niya, napahagalpak naman ako doon ng tawa si Red dahil may sinabi ka tungkol sa Red Lady tapos bigla na lang nagwakas. O pareho sila. Ay, isang ano lang to, isang video lang to doon sa comment section na yon. Patik-tik din po natin si Amor Cruz. Grabe ka, sasabi mo lang yung Red Lady tapos nagwakas. Si Mayang Albopera, Princess Avila, at si Marlene Numabe, maraming thank you po sa inyo. Si Choco Fudge, si Brylin Arenas, sabi niya, mas marami. Hi sir, marami po po pang kwento sa Team Red Zone, sabi niya dito. Early access yung in-offer. Pakicheck niyo po, pa-refresh niyo lang po yung ating exclusive perks para dun sa ating mga channel members levels para at least makita po ninyo yung kung saan, ano yung man yung gusto ninyo doon, di ba? Si Genesis Gonzalez. Ito ba si Genesis Gonzalez? Tsaka si Darius Gonzalez, iisa lang. Oo, sabi, okay. So siya nga, si Darius at si Beth Gonzalez ng Imus Cavite. Patik-tik naman po kami. Si Praktisang Luto din, lagi na ikinig. Si Miss Neng Roquero, thank you sa pagsubaybay at nahanap din niya yung Hilakbot Haunted History. Thank you po sa inyo. Patik-tik din po natin si Cindy Sembrano, si Darlene Mea Panya, at nakikinig po ako dito sa Davao City, lalo na ang ASL o ASL Girls. Patik-tik din po kami dito sa may New Jersey, US of A, si Micheline and Stanley Atienza. Maraming thank you po. Sabi niya dito, hello po si Red, si staff ng Hilakbot, Sindak at Hilakbot Haunted History. Salamat po sa patik-tik. Hindi ko po ina-expect po talaga masasama ako. Hindi po ako active sa chat or comment section, pero sa pakikinig lagi po ako at coming present, sabi niya, mapasa trabaho, bahay, minsan nga po habang nagde-drive, kayo pa din po yung pinakikinggan namin ng asawa ko. Salamat pong muli. Thank you po sa inyo at ingat kayo lagi dyan sa New Jersey. Ito bang NJ? New Jersey to? USA. Thank you sa inyo. Mark Ocampo at si Bevy Jury. Thank you po sa inyo. Thank you. So paano, magbe-break muna tayo para sa ibang mga paalala natin dito. At syempre, tumutok ka lamang. Ang bibitaw po sa atin dito sa ating SHS segment, tutubuan po ng maraming mga mata katulad po dun sa Never Open, Never Look. O Never Look, Never Open na segment natin. Kaya tutok ka lamang dito sa Hilakbot TV. Ito ang subscribers. Hilakbot Stories. Hilakbot Creepy Facts. Marami ng mga lumalabas na larawan ng mga di umano'y kaluluwa ng patay na nakukunan mismo sa tabi ng kanyang libingan. Subalit, ayon sa paniniwala, ang mga kaluluwa ng mga namatay ay hindi nag-i-stay sa kanilang mga labi o kahit sa kanilang mga libingan. Bagkus, mas nanaisin pa nilang maglagi sa loob ng simbahan. Hilakbot Creepy Facts. Maaari niyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channels sa ating podcast.
I-search lang ang Pinoy Horror Radio HTV Sindak. Mapapakinggan rin sa Spreaker, Spotify, Deezer at iba pang podcast platforms. Kinig na sa Nonstop Tagalog Horror Stories Compilation, mga solid HTV positive. Strange facts, dark histories, terrifying urban legends, cold case files. Tutukan sa ating side channel. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast. Ayon sa isang website, sa 200 katao na masasalubong mo sa labas araw-araw, 2 o 3 sa mga ito ay multo na. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History. True Subscribers Horror Stories. Real Paranormal Encounters. And other scary stories from HTV Positive listeners. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Muli po tayo nagbabalik dito sa Subscribers Hilakbot Stories ng Hilakbot TV na mapapakinggan po sa ating mga brother YouTube channel at sa ating Facebook, sabayang mapapakinggan din sa IGTV at may replay Saturdays 9 p.m. sa Pinoy Horror Radio Podcast. At ganoon na rin po sa mga podcast listeners po natin sa ating Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, the podcast. So yun po, may anunsyo na rin po tayo na yung mga SHS po natin na mga bago ay ililipat na natin sa Pinoy Horror Radio. Sana supportan niyo rin po yung ikalawa nating podcast. Sa mga nasa Facebook, maraming salamat for tuning in at sana po ay hindi kayo nagsasawa sa lahat ng ating mga inilalahad dito. Ito na pinakahuling kwento natin ay maikli lamang po siya at ito'y kinuha naman sa comment section ng isang video natin. Hindi ko lang alam kung saan episode ng SHS pero ito po ay galing kay Mela. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Alam nyo ba si Red na... Hindi pa. Alam nyo ba si Red yung isang kwento ninyo dito noon sa Hilakbot na kung saan natipuhan ng maligno yung isang babae? Ano pong episode to? May SHS ba tayo nito? O baka dun sa Rosario episode? Hindi ko lang sure. Pero kung ano man po itong kwentong ito, sabi niya, sobrang nakaka-relate po ako doon kasi nangyari po ito sa akin twice. First po noong bata ako and halos isang linggo na daw po akong may trangkaso, sabi ng kapatid ko. Meron daw gustong kumuha sa akin tapos umalis kami sa bahay namin at bumili kami ng bagong matitirhan. Pero yung bahay pa din namin na iyon ay ginawa pong paupahan. Then nung bumukod na po ako, bumalik po ako doon sa luma naming bahay para i-manage po yung paupahan namin. And then bumalik ulit siya at mas lumala na po. Nananakit na po siya sa akin at nanghihila na po siya kapag natutulog ako. Pero sa ngayon po, wala naman ang nagpaparamdam sa akin kasi wala na rin po ako doon sa lumang bahay. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Boring. Ang nakakatakot, syempre pinauupahan ninyo yung bahay na yon. Tanungin mo rin yung mga border ninyo o yung kung sino mang umuupa. Baka meron din silang nararamdaman na ganito. Kasi kung may nararamdaman silang ganito, hindi ka nag-iisa. O baka talagang itong kung sino mang tagto engkanto o maligno na nandyan sa bahay ninyo, eh, magandang palayasin nyo siya. Diba? Kasi baka mamaya wala nang umupa dyan dahil natatakot sila, diba? Anyway, maraming salamat sa iyo, Mela, sa iyong napakaising pagbabahagi ng kwento. And a good thing, kahit papano binigyan niya tayo ng positive na outcome na hindi na siya nagpaparamdam. Because wala na siya dun sa lumang bahay. Okay, so maraming salamat po dito sa inyong kwento. Kayo din po pwede kayong magpadala kahit maiksi o kung gusto nyo medyo may mahaba-haba. Kasi darkstories2008@gmail.com lamang po ninyo ipapadala ang inyong kwento. And tulad po na pakiusap namin dito, since nagkausap-usap na rin naman tayo ng mga kapatid nating narrator, kung naisend nyo na po sa iba, huwag nyo na pong isend sa isa pa. So para hindi po magkalabo-labo, magkaroon ng iba't ibang versions yung kwento ninyo. Kung para po talaga sa amin o para sa kanila, edi kayo na bahala, di ba? Oh, para wala tayong walang mamay, narinig ko na to, yung mga ganun. Siyempre may mga listeners po tayo na tigapakinig din ng ibang mga kapatid natin sa horror community, di ba? So yun. So patik-tik muna tayo. Patik-tik. Siyempre, hindi pa huhuli sa ating listahan ng ating mga channel members. Once again, maraming salamat po sa inyong walang sawang siyempre pagsuporta sa Hilakbot TV at sa ating mga brother YouTube channels at sa pagsubaybay, pag-follow sa ating mga SockMed. Ito nga pala muna bago yan, itong si Shinoe. Shinoe ba ito? Gusto ko talaga makinig ng ito, yung SHS. Sabi niya, gusto ko talaga makinig po ng premiere, kaya lang baka mapanaginipan ko, kaya sa replay na lang ako. Tapos ngayon naglakas loob na po ako, sana hindi ko ito mapanaginipan, sabi ni Shinoe. Shinoe po ba Shinoa? Ganoon din rin kay Hari Katangkatang. Patik-tik po ako dito from Tagum City. Silent listener po ninyo ako. Thank you sa inyo dyan, Hari, at sa Katangkatang family. Patik-tik. At bago yung ating mga channel members, ito muna syempre si Creepy Junkie, si Dark Hub, si ito pala si Not Aquino. Not po ba? O Not Aquino. Sabi niya, patik-tik daw sila. Idol ko kayo si Red. Talaga. At si Midnight Creeps habang nag-aalaga ng kanyang baby. Oy, brother, congrats sa iyo, ha. Kaya pala lately busy siya eh. Rinig na muna natin ini-storbo to si Midnight Creeps. At sa mga kapatid pa rin natin, syempre sa Pinoy, sa ating Philippine Horror Community, Pinoy Horror Audio Narration. So, kilala nyo po yung mga sarili. Maraming salamat po sa inyo. Patingtig na natin ang ating mga channel members. Welcome po sa Hilakbot TV. Si Sharo Chinis Morera, JR Cabello. Ito, mga nag 3 months na po ito, mga ito. Si Ma'am Tess Quitano, si Akizet NV. Kasama po niya 2 months na. Ito, happy monthsary na sa atin. Second monthsary, Melanie Pasyon, Aubrey Delgado, si Elaine T, Anton Tuazon, si Ma'am Luz Aclaro, si Ma'am Jigs Balisi, Ann Mendoza, si Ma'am Rain Angel na nag-rejoin 1 month ago. Maraming salamat po sa mga rejoiners natin, katulad na rin ni Adam Gonzales. Sino yun? Adam Costales, si Azilay, si Gracie Bahara. Nag-rejoin din po pala si Ma'am Ems Kike ng Team Tik-Tik at Marjon May Jim naman ng Team Zombie. Si Ma'am Midnight Lay, maraming salamat. Si Jero, si Giannis, si Ma'am Vanessa Adam. Nag-join po siya kalahating buwan na. So sana po yung magtagal po kayo sa Team Red Zone at nasusubaybayan po ninyo yung iba pa mga chat natin. Ito rin si MNM80, sila po yung nag-comment kanina from New Jersey. At si Dixie May Kapulot, si Samson Mabalay. Ito live din. Ito mga ito sa ating, active sila sa ating live streaming sa 24/7. So kung gusto nyo po maging close sa kanila, makilala po yung mga active na channel members natin mula po sa ating live stream, pwede po kayo doon makilahok, huwag kayong mahihiya doon. Basta mababait naman po yung mga yan eh. Oh. Si Ms. D, nag-rejoin na 9 days, sabi niya dito. Si Team Tik-Tik, solid pa rin. Siyempre, ito si Ma'am Eliza Valenzuela. Si Engineer Robert Iseli, welcome po dito. Nag-rejoin po siya 8 days ago. At si EDM Mori, kumusta na kaya ito? Nag-rejoin din siya 5 days.
Si Madam, ito, hindi ko po alam kung paano i-pronounce ito. I-correct nyo na lang po kung mali ang aking pagkakapronounce na Madam Lesperzange. Parang ganun kasi. Lesperzange. Ganun, ewan ko po talaga. Pero si Justine Regencia, kasama ang kanyang kaibigan na si Ella De La Cruz na friend din po natin sa Facebook, ay nag-join sa Team Tik-Tik. Maraming salamat. Hinila niya po si Justine ata at si Nikao Alombro. Welcome sa ating channel. At sa kung mayroon man ako halimbawa at umeritong episode natin na ito at hindi ko nabanggit at hindi na-update yung ating patiktik sa mga channel members, so kilalan mo na yung sarili, next episode tayo, promise ko yan sa iyo. Sa mga nasa Facebook, maraming salamat din at care na rin sa mga nakikinig sa IGTV kung meron man po. At sa lahat ng mga channel members natin, sana po'y dumami pa at lumaki pa ang ating samahan dyan. So once again, maraming salamat sa pagtutok at abangan po ninyo bukas kung ano na naman ang ating itatampok sa Hilakbot Haunted History. At yun na rin syempre sa ating Sindak Short Stories. Kaya dapat ay lagi ka pong nakatutok dito sa ating channel for more announcement and updates, lalo-lalo na sa ating channel members. Since tumapat po ang April 2 ng Friday next week and it happens na Good Friday po siya, so ang SHS segment po ay wala po muna ng April 2. So take note nyo na po yan. Para na sa ganun, syempre, bigyan naman natin ng time yung Holy Week. Bigyan natin ng time yung observance ng Good Friday. Sabi nga natin, di ba? Para at least hindi naman tayo nag-iingay. Tapos baka mamaya, hampasin tayo ng palaspas. Tulad nung kwento natin na itatampok soon sa ating Holy Week special. Kaya tutukan po ninyo yan. Siyempre, kasama pa rin natin dyan ang ating kaibigan, ang ating good friend na si Draven Black. So, tutok lamang dyan sa ating mga susunod na mga special releases. So, hanggang sa susunod po nating SHS Monday and Friday lamang po, 9 PM po ito dito sa Hilakbot TV. Ako po si Red. Tuloy-tuloy lamang po ang hawaan at wala ng galingan para lahat tayo ay solid HTV positive. Milabs, alam mo hindi ko talaga alam kung kailan yung mahal na araw. Kasi ang alam ko, mahal kita araw-araw. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 PM. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.